Paalala lang po, una sa ating plataforma ang paglikha ng mga trabaho. At nanggagaling ang trabaho sa paglago ng industriya. Lalago lamang ang industriya kung gagawin nating mas malinis, mas mabilis at mas maginhawa ang proseso para sa mga gustong magnegosyo. Pabibilisin natin ang proseso ng mga proyektong sumasailalim sa Build, Operate, Transfer. Sa tulong ng lahat ng sangay ng gobyerno at ng mga mamamayan, pababain natin sa 6 na buwan ang proseso na noon ay naabot ng taon kung hindi dekada. May mga hakbang na rin pong sinisimulan ang DTI sa pamumuno ni Secretary Gregory Domingo. Ang walang katapusang pabalik-balik sa proseso ng pagrehistro ng pangalan ng kumpanya na kada dalaw ay umaabot ng 4 hanggang 8 oras, ibababa na natin sa 15 minuto. Ang dating listahan ng 36 na dokumento, ibababa na natin sa 6. Ang dating 8 pahinang application form, ibababa na natin sa 1 pahina. Nananawagan ako sa ating po mga LGUs, habang naghahanap tayo ng paraan para gawing mas mabilis ang pagbubukas ng mga negosyo, pag-aralan din sana nila ang mga kanilang mga proseso. Kailangan itong gawing mas mabilis at kailangan itong itugma sa mga sinisimulan nating reforma. Negosyante, sundalo, rebelde at karaniwang Pilipino, lahat po makikinabang dito. Basta po hindi dehado ang Pilipino, papasukin po natin lahat iyan. Kailangan na po nating simulan ang pagtutulungan para makamit ito. Huwag nating pahirapan ang isa't isa. Parating na po ang panahon na hindi na natin kailangan mamili sa pagitan ng seguridad ng ating mamamayan o sa kinabukasan ng inyong mga anak. Oras na maipatupad ang public-private partnerships na ito, mapopondohan ang mga serbisyong panlipunan alinsunod sa ating plataforma. Makakapondo na po para maipatupad ang mga plano natin sa edukasyon. Mapapalawak natin ang basic education cycle mula sa napakaikling 10 taon tungo sa global standard na 12 taon. Madadagdagan na natin ang mga classroom. Mapopondohan na natin ang service contracting sa ilalim ng GASB. Pati ang conditional cash transfers na magbabawas ng pabigat sa bulsa ng mga pamilya, madadagdagan na rin ng pondo. May papatupad ang plano natin sa PhilHealth. Una, tutukuyin natin ang tunay na bilang ng mga nangangailangan nito. Sa ngayon, hindi magkakatugma ang datos. Sabi ng PhilHealth sa isang bibig, 87% na raw ang merong coverage. Sa kabilang bibig naman nila, 53%. Ayon naman sa National Statistics Office, 38% lang ang may coverage. Ngayon pa lang, kumikilos na si Secretary Dinky Soliman at ang DSWD upang ipatupad ang National Household Targeting System na magtutukoy sa mga pamilyang higit na nangangailangan ng tulong. Tinatayang 9 bilyon ang kailangan para mabigyan ng PhilHealth ang 5 milyong pinakamaralitang pamilyang Pilipino. Napakaganda po ng hinaharap natin. Kasama na po natin ang pribadong sektor at kasama na rin natin ang League of Provinces. Sa pangunguna ni Governor Alfonso Umali, kasama sina Governor El Rey Villafuerte at Governor Ikot Petilla, handa na pong makipagtulungan para makibahagi sa pagtustos ng mga gastusin. Alam ko rin pong hindi magpapahuli ang League of Cities sa pangunguna ni Mayor Oscar Rodriguez. Kung ang mga gobyernong lokal ay nakikiramay na sa ating mga adikain, ang Kongreso namang pinanggalingan ko, siguro naman maasahan ko din.
Nagpakitang gilas na po ang gabinete sa pagtukoy ng ating mga problema at sa paglulunsad ng mga solusyon. Sa loob lamang ng 3 linggo. Nang bagyo pong basyang ang sabi sa atin ng mga may prangkisa sa kuryente, 4 na araw na walang kuryente. Dahil sa mabilis na pagkilos ni Secretary Rene Almendras at ng Department of Energy, naibalik ang kuryente sa halos lahat sa loob lamang ng 24 oras. Ito pong sinasabing kakulangan sa tubig sa Metro Manila, kinilusan agad ni Secretary Rogelio Singson at ng DPWH. Hindi na siya naghintay ng utos, kaya nabawasan ang perwisyo. Nakita na rin natin ang gilas ng mga hinirang nating makatulong sa kabinete. Makatwira naman po sigurong umasa na hindi na sila padadaanin sa butas ng karayom para makumpirma ng Commission on Appointments. Kung mangyayari po ito, marami pa sa mga mahuhusay na Pilipino ang maiengganyong magsilbi sa gobyerno. Sa lalong madaling panahon, uupo na tayo sa LEDAC at pag-uusapan ang mga mahalagang batas na kailangan nating ipasa. Makakaasa kayo na mananatiling bukas ang aking isipan at ang ating ugnayan ay mananatiling tapat. Isinusulong po. Isinusulong po natin ang Fiscal Responsibility Bill kung saan hindi tayo magpapasa ng batas na mangangailangan ng pondo kung hindi pa natukoy ang panggagalingan nito. May 104.1 billion pesos tayong kailangan para pondohan ang mga batas na naipasa na, ngunit hindi maipatupad. Kailangan din nating isaayos ang mga insentibong piskal na ibinigay nung nakaraan. Ngayon, naghihigpit tayo ng sintron. Kailangan balikan kung alin sa mga ito ang dapat manatili at kung ano ang dapat nang itigil. Huwag po tayong pumayag na magkaroon ng isa pang NBN-GTE. Sa lokal man o dayuhan, manggagaling ang pondo, dapat duman ito sa tamang proseso. Hinihingi ko po ang tulong nyo upang amendahan ang ating procurement law. Ayon po sa saligang batas, tungkulin ng Estado ang siguruhing walang lamangan sa merkado. Bawal ang monopolya, bawal ang mga kartel na sasakal sa kompetisyon. Kailangan po natin ang isang antitrust law na magbibigay buhay sa mga prinsipyong ito. Ito ang magbibigay ng pagkakataon sa mga small at medium-scale enterprises na makilahok at tumulong sa paglugo ng ating ekonomiya. Ipasa na po natin ang National Land Use Bill. Una rin pong naging batas ng Commonwealth ang National Defense Act na ipinasa noong pang 1935. Kailangan ng palitan ito ng batas na tutugon sa pangangailangan ng pambansang seguridad sa kasalukuyan. Nakikiusap po akong isulong ang Whistleblowers Bill upang patuloy nang iwaksi ang kultura ng takot at pananahimik. Palalakasin po lalo ang Witness Protection Program. Alalahanin po natin na noong 2009 hanggang 2010, may nahatulan sa 95% ng mga kaso kung saan may witness na sumailalim sa programang ito. Kailangan repasuhin ang ating mga batas. Nananawagan po akong umpisahan na ang recodification ng ating mga batas upang siguruhing magkakatugma sila at hindi salusalungat. Ito pong mga batas na ito, ang batayan ng kaayusan, ngunit ang pundusyon ng lahat ng ginagawa natin ay ang prinsipyong wala tayong mararating kung walang kapayapaan at katahimikan. 2, ang hinaharap nating sularin sa usapin ng kapayapaan, ang sitwasyon sa Mindanao at ang patuloy na pag-aaklas ng CPP, NPA, NDF.
tungkol sa sitwasyon sa Mindanao, hindi po nagbabago ang ating pananaw. Mararating lamang ang kapayapaan at katahimikan kung mag-uusap ang lahat ng apektado. Moro, Lumad at Kristiyano, inatasan na natin si Dean Marvick Lunen ng mga siwa sa ginagawa nating pakikipag-usap sa MILF. Iiwasan natin ang mga pagkakamaling nangyari sa nakaraang administrasyon kung saan binulaga na lang ang mga mamamayan ng Mindanao.